Unti-unti na nakakabango ng aktres na si Lauren Young matapos tumaan ng patong-patong na pagsubok sa buhay at sa kanyang career. Kabilang na rin ang pagkakataong nabaon siya sa utang. Makichika kay Nelson Canlas. Siguro nga mas mataas ka kaysa... Napanood sa iba't ibang roles sa mga GMA teleserye. Nakilalang blogger at influencer si Lauren Young. Pero may natatago pala siyang mga lihim sa likod ng imahen ng isang successful actress. Sa kanyang YouTube blog, inamin ang aktres na minsan niyang naramdamang naapektuhan ang kanyang karir ng kanyang pakikitungo sa ibang tao. Because I thought I was being funny, but actually, I was being such a brat on set. I was being a diva. Nagbago daw si Lauren kaya gumanda ang takbo ng kanyang karir. Bumili ng sariling kondo at sasakyan. Kumuha ako ng kotse at ng bahay na hindi ko naman talaga afford just because I wanted to play along and be at the same level of my peers. Nakausap namin ngayon si Lauren. Sabi niya, maayos na raw ang kanyang pananaw sa buhay at alam niya ang kanyang naging mga pagkakamali. I got greedy real fast because showbiz, you know, I think it changes a lot of people because it's something that doesn't happen to most. So when it happens to you, you think it's like so surreal. And I was just like, oh, I'm 1 out of 100, you know. Biglang I put myself na parang feeling ko, Diyos ako eh. May mga nakapansin sa pagdagdag niya ng timbang. I never really noticed it until I gained so much and it was 3 years later. But throughout the 3 years, hindi ko siya naramdaman. Because, syempre, I was always surrounded by people na lagi akong pinupuri. Tumating daw sa punto na nagkaroon sila ng heart-to-heart talk ng boyfriend ni Megan na si Mikael Daez. Dito, ipinamukha daw sa kanya ang mga maling bagay na kanyang binibigyang halaga. Ni-let go niya ang mga bagay na sa tingin niya dati ay importante tulad ng kanyang kondo, kotse at maraming material na bagay. Binuurin niyang muli ang relasyon ng mga importanteng tao sa buhay niya, kabilang na ang kapatid na si Megan. I didn't want to shut her out anymore, so that's what I did. I let my sister into my life, and we've never been better. And it's been a year of us just really trying every single day to be better and kinder and more understanding to one another. Ngayon, pinag-aaralan ni Lauren kung paano bibigyang halaga ang pagmamahal sa sarili at pagiging totoo. When you're chasing validation, dun nawawala nga yung pagiging authentic mo eh. Because then you're just doing it for the sake of them. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.